Hi guys, welcome back to another cleaning video. So ngayon naisip ako namang linisin tong kitchen namin. Kasi papalitan namin yung faucet. So ayan, yung ilalim niyan ang tagal ko na rin hindi nalinis. So sobrang dumi niya talaga, kaya kailangan linisin kasi eto, ayan, kinabit na yung bagong faucet namin. Matagal na lang binili to ni Daddy, kaya lang hindi makabit-kabit kasi meron pang ginagawa yung mag-i-install. So, yan. Yung mga gamit na to, yung nasa ilalim ng sink namin. Hindi pa masyadong finish yung under the sink namin, kaya hindi ko masyadong nalalagyan ng gamit. Puro mga pang cleaning lang talaga siya. Tsaka dun kasi nakalagay yung gas namin. Tapos before, pag nasasira yung gripo, nagbabasa siya. Kaya hindi ko talaga masyadong nilalagyan ng gamit. So, ito yung ilalim ng sink namin. Hindi talaga siya ganun ginagamit, kaya ganyan yung finish niya. Ito hindi na na-finish. Nakalagyan ko na lang ng grout yan. Iayos pa. Tapos, ayun, nandun yung gas. Ito box, mga lumang gamit na dyan. So, ayan, yun na yung malinis version niya. Ito, sasabitan ko na lang ng lagayan ng mga pang brush ng bottle ni baby. So, matagal na rin na sa akin yan. So, yun, makikita nyo, i-ayos ko yung ilalim ng sink namin. Konti lang yung gamit talaga nakalagay dyan. More on yung isang malaking box na ilalagay ko dyan. Puro mga kung anek-anek lang. Hindi ko pa rin naayos yun. Pero, ayan, nilagay ko lang siya doon. Kasi puro karamihan naman yun yung mga gamit ni Daddy, mga extra lang na gamit. So, ayan, habang quarantine, isa-isahin ko ayusin yung bahay namin. So, ito ngayon yung kitchen. Aayusin ko siya. I-arrange ko yung mga appliances para naman maayos ko na siya bago pa pumasok ulit. So, matagal-tagal na rin bago ko nalinis ulit tong buong kitchen. Actually, ngayon, hindi ko siya matatapos ng buo. Itong nasa baba lang, yung mga cabinets, baka sa susunod na. Kasi pag hindi siya kaya ng isang araw, sa dami ng laman ng mga cabinets. So, ito yung mga bottles ni baby. Bago ko siya ilagay dun sa sterilizer, pinapatuyo ko muna konti. Tapos, meron ding UV ray ang sterilizer na nabili ko para sa kanya.
Ito pala yung pressure cooker namin na electric. Sobrang ganda nito and sobrang sulit talaga ng pagbili namin. Sobrang dali lang din yung gamitin. Kasi takot ako dun sa manual na pressure, kaya ito yung binili namin. Yung 13 minutes na meat, sobrang lambot na. Pag beef naman, 30 to 40 minutes, sobrang lambot na talaga niya. Kaya sulit na sulit talaga yung pagbili namin dito. Yung mga loob pala ng cabinets na yan, nirepaint ko na kasi before, nilagyan lang siya ng grout. So, ang nangyayari, sa kada bukas ko, nalalaglag yung grout. So, dapat pala nilalagyan siya ng paint ulit. So, ayan. Nung napaint ko na yung loob ng mga cabinets, since marami pa ako natirang paint, so nirepaint ko rin yung mga labas ng cabinets namin. Kasi color yellow na siya. Nakaduko siya, pero hindi ko alam kung bakit siya nanilaw. So, since marami pa akong tirang glossy na white paint, ang ginawa ko, pininturahan ko na sila lahat. And buti na lang nagkasya siya sa lahat ng cabinets na nandyan. Tapos ito na yung sobrang dumi na pinagtanggalin ng mga appliances.
Okay, so finally, I'm done. So, ito na yung ginawa ko sa kitchen. Pinagpalit ko yan. Tinanggal ko yung patungan. Tapos, ito, free kasi ito. Dun sa bininig sa buyas ni Daddy. So, ayan, nandyan lang yan. So, mas maganda kung walang laman yan para at least maluwag siya. So, hindi masikip, lalo pag nagluluto. So, ito yung under the sink. Ganito lang yung ginawa ko. Ayan. So, ito lang ang laman niyan. Tapos sa kabila naman is ayan. Ito lang sa side. Tapos yung mga panglinis ng bote ni baby. And yung mga panglinis. So, ito na yung bagong faucet na kinabit. Matagal na itong nabili ni Daddy. Pero ngayon lang siya finally nakabit na. So, ayan. Ito yung meron siyang automatic sensor. So, ito na. Ihila rin yung hose nito ng pahaba. Tapos, pwede rin siyang shower. Ayan. So, ayan. Tuwan-tuwa na yung mga bata. Mas ma-excite silang maghugas ngayon. So, ayan. Dito naman sa side, maayos naman yan. So, assist na yan. Ganyan na lang yan. So, pinunas-punasan ko na lang siya. So, I'm done.